channel. Bali guys, pansyan na po kung ngayon na naman ako ang pag-video. Bali, babawi na lang po ako ngayon na nagagawin tayo na higher guys ng ating TV. Bali, ang problema niyo guys, sabi niyo mayari, yung power daw siya guys. Ngayon, natry natin kung ano talaga ang problema niya. And guys, i-try natin na ngayon. Okay, tapos yun. Ayan po siya. Ano lang bali guys, ano lang siya, 32 inches lang po. Ayan, saksimahan na siya guys. Ayan guys, saksimahan. Wala po siya ng standby. Dahil po may makikita kayong standby dyan. Yung kulay rin yan. Bali po wala po siya, totally dead set po siya. Ayan guys, alamin natin kung anong problema niyan. Ayan, huwag natin na magpatagalin. Buksan natin na. And guys, bali may nakita agad ako ng naging problema niya, kaya wala siya talaga standby guys. Talagang wasak na wasak guys yung pinaka primary niya. Sunog na yung pinaka primary niya. Papakita ko sa inyo guys. Guys, kung mapapansin nyo, yan po siya, putok na putok po yung pinaka sa primary niya. Bali po, ang mangyayari niyan, hindi ko na po siya papaganayan yung pinaka primary. Mangyayari po niyan, pag ganyan pong differential niyan, pag ganyan po ang talagang ano na yung primary, sira na po yung pinaka drive niyan. Kaya mas may ipag pong i-convert nyo na yan. Papakita ko po sa inyo kung paano i-convert yan guys. Yan, simulan natin na guys kung paano siya i-convert. Saka kailangan nyo lang guys, siya nga pala guys, kailangan nyo lang 12 volt, yun lang yung pinaka required na supply niya. Etong inverter guys, yung pinaka sa backlight, bali hindi natin napapaganayan yung supply niya. Bali isang supply lang papaganayan natin, yung 12 volt lang. Bali, ang mangyayari niyan, convert na yung pinaka power supply, and then yung sa backlight, yung drive, i-convert natin na rin po siya. Papakita ko po sa inyo kung paano siya i-convert. Bali, nakita niyo yung pinaka problema niya kung bakit ayaw magano. Ayaw niya mag-standby, wala siyang power. Gawa nung sunog guys. Ang mangyayari niyan, i-check natin yung pinaka-secondary niya kung hindi naapektuhan. Kasi minsan guys, yun ang nag-ano ng yung primary, pag may problema rin guys, pwede mag-ano yun dun sa pinaka-secondary niya. Kaya nakaka-apekto din yung guys. Pero kalimitan guys, hanggang dyan lang siya sa pinaka ano niya, sa pinaka-primary niya. Papakita ko sa inyo guys. Ito yung pinaka-primary guys. Ito yung secondary. Bali, ang mangyayari guys, check natin muna yung secondary kung good yung ano, wala siyang shorted. Then, saka natin i-convert. Bali, ito yung guys, yung pang-convert ko. 12 volt yan guys. Yan, check na natin kung kakasya siya. Kung di makakana na ano ng takit, di makakasagabal. Yan na po yung gagamitin ko. 12 volt. Then, sa mga backlight naman po, pang-convert ito guys. Relay. Mga resistor guys. Resistor na 390K o 330K. Pwede na po yan. Saka kailangan na capacitor. Ayan po guys, capacitor na electric pancake. Ano guys, depende sa ano, kailangan nyo din na 1.5. Pero kadalasan ginagamit ko pag 32,
ano po yan, 2 microfarad po. Pag medyo maliit-liit lang po, pwede na yung 1.5 microfarad. And guys, simulan natin na. Mag-double check tayo para sure tayo na pag-convert natin mo yung secondary. Mention nyo na guys ang aking video, hindi ko may isip, gawa na ako nakaprank po yan. Kaya papakita ko na lang po sa inyo kung paano ko siya ginawa para mas makita nyo po kung sakali man na gagawa kayo, masundan nyo po yung aking gagawin. Check lang po ako kung may shorted yung sa secondary niya. Bali good po yung secondary niya. Yun talaga lang po, pinaka primary niya yung may problema. Mangyayari niyan guys, hindi ko nagagamitin yung pinaka primary. Eto na siya. Eto na lang yung kapambas niya guys. Ito, saka yung pang-convert. Papakita ko naman sa inyo kung paano gawin. Papasok ko na lang siya dito guys sa loob ng TV. Bali guys, ang muna natin gagawin, hinanga natin siya dyan, yung pinaka, ano niya, AC niya. Dito ko na siya ikakabit guys. Hindi ko na siya hihinang. Para pagsaksak ko ng pinaka cord niya, dyan na po, dyan na po yung pinaka original na cord niya. Yung pa rin po yung magagamit niya. Yan guys, unang gagawin natin, ay mapa-standby siya. Ihina natin dito para ma-supply natin na siya ng 12 volt. Titingnan natin kung liliwanag siya kung mag-standby. Pag nag-standby na siya guys, automatic okay yung ano niya, yung pinaka-secondary. At saka pag nag-on na yan, saka na tayo magkukundot ng inverter niya. Kasi guys, yung ano niyan, yung pinaka-inverter nakahiwalay, hindi yung kakayanin ito ng 12 volt kasi yung dalasan na ano niya, 24 or 19 volt po ang supply ng inverter. Kaya hindi natin may susupply ng ano. Hindi po kakayanin ng 12 volt niya, kaya kailangan natin siya i-convert ng ano, ng inverter para mapagana natin po yung backlight. And then, simulan natin na. Guys, bali, hinahin natin siya dyan. Lalagyan natin muna siya ng pingga sa loob para madali natin mapakapit yung wire. Medyo mahirap nga lang kung pakapitin siya. Ayan guys, pwede na ikapit, napakapit natin ha. Connect natin na doon siya dito sa pinaka cordon niya. Hindi na natin magagamit yan. Ito guys, okay lang na kahit din nyo na taranggalin yung mga ano dyan kasi hindi nyo dyan tutuloy yung pinaka kuryente niya guys. Putok na yung fuse niya. Kaya dito na tayo magtatap sa pinaka socket niya. Hinahan natin lang dito guys. Thank you.
Yes, bali, napakapit na natin siya. Ngayon, ito naman sa pinaka 12 volt niya, putulin natin itong wire. Connect natin yan dito sa upgrade. May nakalagay dyan guys na power upgrade. Mamaya ako papakita sa inyo pag natapos ko na siya, pero papakita ko pa rin yung pagkakabit na ito para makita niyo yun, para sabihin natin na wala daya talaga kung anong tiyatago guys. Yan po talaga yung actual nga naman guys. Putulin natin ito. Saka hanapin natin yung positive or negative ng 12 volt niya. May guide naman yan guys dito sa pinaka socket nito. 12 grams yun guys. Bali yung 12, yun yung positive. Diyan nyo ilalagay yung positive line nitong wire nito. I-check natin yan guys. Masaksak ko yun may pag nainangan ko lang. Ayun, yung dikit. So, check natin yung DC voltage nya. Mag-range po ako ng 50 volt. Nasa 50 volt po siya. And sasaksak ko lang po siya. Ayun, saksak na po yan. Negative niya. Ayan, may 12 volt na po siya ha. Ayan po. Nakonect po yan. 12 volt. Saka check natin yung AC. Oo nga, AC. Check natin po dito sa pinaka primary. Yan guys, meron ha. Meron po siyang 250 volt. Saka 12 volt DC. Yan po. Bali ito po yung pinaka positive niya, yung may puti po siyang guide. Yan po yung positive. Bunutin natin lang guys para siguradong hindi kayo makuryente kung gagawa kayo ito. And guys, lalagay ko na yung positive sa 12. Then ito naman pong kabila ay negative. Connect na po siya sa upgrade. Titingnan natin po kung mag-standby siya. Ayun. Tingnan nyo na po, nag-red na po siya. Ibig sabihin po niyan, good na yung pinaka secondary niya. May supply na po tayo. Pero titingnan natin po kung mag-on siya. Pinutin natin na yung power on. Yun. Okay na po siya, nawala na yung red niya. Ibig sabihin po niya, nag-oscillate na po yung nag-on na. Ngayon, mag-check tayo sa pinaka-line ng T-con. Kung meron po siya ng 12 volt. Yun. Nag-ganan na po siya, tumalong po siya. Yung nakasilaw po. Yes. Yan. Ibig sabihin po niyan, nag-on na yung panel nyo. Ang kulang natin na lang po ay backlight. Then, try natin po siyang i-off. Kunin ko lang po yung remote para wala kasi po dito ang upo, hindi natin makita. Ito.
background natin na po yung isa. May metal po siya. Nakakunik po ako sa nakita niyo. Ayan, nakakunik po ako dito sa may alin. Ayan po, nakon pa po siya. Ayan po, ipapower pa po siya. Ayan, remote natin. Yun, bumagsak po yung 12 volts niya. Saka and then, magano po yan. Kulay red. Ayan. Nag-red na po siya. Then, power natin po siya. Dapat mag-12 po siya. Yun, ibig sabihin po niyan, good yung pinaka-secondary. Nag-usulit po, nagtrabaho lahat. Ngayon po ang gagawin natin yung pinaka-inverter. Ganun din po ang gagawin natin. Okay na po tayo sa sa standby power niya. Bali may power, na po siya. Ngayon naman guys, sunod natin yung inverter. Gamit tayo ng bridge type diode and then capacitor, resistor na dalawa guys. Resistor dalawa, lang gagamitin natin. 390k 330k, pwede na yan guys. Yan po ang panglagay namin dyan. Yan po resistor. Papakita ko po sa inyo kung paano siya asimbulin. Yan guys, para may gamit tayo na kailangan natin ng capacitor, kukunin ko lang yung kahit isa lang. Kukunin ko lang yung isang capacitor kasi di na ito gamit. Kukunin ko siya kasi gagamitin niya yun sa inverter. Bali ano po siya, 450 volt 470 farad, microfarad po. And then bagay tayo na resistor. I-shortcut ko lang po siya kasi medyo ano lang po yung space ng aking cellphone. Yan po mga boss, bali yan ang kakalabasan niya. Yan, yan po yung kakalabasan niya. Negative, positive. Yan. Then dito naman guys sa capacitor na isa. Lalagyan natin ng resistor. Shoot natin lang yan. Kaya nabahala mo discarte kung anong gagawin nyo na ano, pwede nyo naman hinang dyan. Nice. Kaya nalang mag-discarte sa loob kung paano nyo ilalagay siya. Basta sundan nyo lang yung guys pag gagawa ko ng inverter. Shortcut ko na lang din guys. Papakita ko naman buo sa inyo. And guys, may inverter na tayo. Yan yung pinaka-inverter natin. Pinaka-drive ng backlight. Yan na po siya mag-drive. Ito po yung nag-auto bolt na siya. One po dyan yung AC. And then dalawa. AC po itong dalawang yan. Bali mag-a-adjust po ito na voltahe ng backlight. Yung required po ng backlight ng voltahe. Mag-a-adjust po yan. And guys, kabit ko na. Kaya na lang bahala pag ano, pag nakagawa kayo ng ganito, kaya nang bahala mag-discarte sa loob kung saan niya idalagay siya. Huwag lang magdikit sa body niya. Ngayon guys, bari dinugtungan ko siya sa backlight, yung wire niya. Then, tabit natin siya dito sa ginawa natin na inverter.
Yun guys, pula yung positive. Ayan po mga boss, nagabit natin na yung supply nya. Complete na yung supply na inverter nya. Bali, kakabit na din tayo na AC. Dito rin tayo guys, tatap. Bali, dito rin tayo magtatap sa tinapan natin itong transformer. Yung pinaka, ano nya, adapter. Lalagay tayo ng wire dyan. Dito, bali, dito kayo maglalagay ng AC. Itong isa, saka dito, kailangan natin ng isang relay. Gagawa ko na lang kayo guys ng diagram para makita nyo. And guys, bali na kompleto natin na yung pinaka required nya. Mga inverter, power supply, standby, okay na siya. Ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Boss, bali ito na yung capacitor, relay, capacitor DC, capacitor AC, diode, tsaka ito na po yung pinaka backlight galing sa loob. Pinaka backlight na po yan po yung galing sa loob, tsaka ito na po yung pinaka supply niya, positive, negative, tsaka ito na po yung pinaka switching niya, yung sa relay. Ayan po, naka ground po yan dito, bali naka connect po yan dito sa ground. Ayan po, yan na po yung ground, tsaka 12 ground, naka ground po yung isa. Yung isang line po niyan, bali naka lagay po siya sa 12 switch po. Kung mag 12 yan, kung nakita nyo po kanina yung switch niya, yung 12 volt, diyan po kayo maglalagay. Kung nag switch po yun, automatic mag-go on po yung pinaka backlight niya, mag-trigger po yung pinaka relay niya. Then yung AC po, ito po yung AC niya. Yan, papunta po dyan, pasok doon sa diode. Punta po sa diode. Ito po yan. Bali, nakatap din po siya dyan. Nakatap po siya dyan. Then yung kabila po niyan, duman siya ng relay. Ayan po. Yan. Bali guys, ang mangyayari niya, patayin natin na siya. Yan po siya. I-ayos ko na lang din po yung mga wire niya para mas magandang tingnan. Yan guys, subukan natin po siya kung gagana na. Guys, bali, saksak natin siya. Yan, tingnan natin. Gagana. Yun. Yun, may standby na po siya. Ngayon, remote natin. Pag-aroon natin. Ayun. Nag-relay na po siya. Yun lang. Check natin po at bakit ayaw niyang umilaw. Pinaka-backlight. Yan guys, bali mag-check tayo ng voltage. Gawa na hindi siya umilaw. Power on ko lang ulit. Check ko yung voltage niya ng DC kung meron. Check natin yung ginawa nating inverter. Kung meron siyang 220. Yun, meron po siya. Ibig sabihin po niyan, hindi po nag, ano yung backlight. Pwede pong pundi yun. Wait lang po, check natin. Yun po mga guys, bali, ito po yung nagka-problema sa kanya. Baliktad po yung ginamit niya, positive. Bali, pinagbaliktad ko po siya. Kung mapansin niyo po, yung red niyan, nasa kabila yung red. Tapos yung kabila naman po, nasa kabila. Baliktaran po yung ano niya, gawa ng yung positive na ginamit niya, yung pong white, hindi yung red. Kaya doon tayo, kaya hindi po siya nag-on yung backlight. Eh po, try natin ulit siya. Natin. Yun. Bali, nag-on na po yung TV natin. Pansin nyo po, nagliwanag na yung pinaka-backlight.
And yun, buo na po yung TV. Guys, kung mapansin nyo, may no signal na. Okay na po siya. Guys, ganun lang po kadali mag-convert. May panibagong nalaman naman kayong technique. Yeah, technique guys. And guys, bali, don't forget, subscribe and like. And click the notification bell para update kayo sa aking susunod na mga video guys. Thank you guys sa mga nag-subscribe at magsa-subscribe pa. Maraming salamat guys sa support ka. And guys, takpan natin na siya para na-try natin na siya.